Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Ito na ang inaabangan mong Too Good To Be True Episode 67 Recap. Tuluyan na ngang nalaman ni Jill ang sakit ni Lolo Sir at doon ay naalala niya kung paano siya pinapayuhan ni Lolo Sir at pinapagalitan. Dahil sa tuwing papagalitan siya ni Lolo Sir ay lagi siyang umiiyak. Kaya nasabi ni Jill noon kay Lolo Sir na kaya siya laging pinapagalitan ay dahil malayo siyang kamag-anak pero siya ay apo naman. Sagot naman ni Lolo Sir nang mamatay ang papa ni Jill ay pinag-aral niya ito dahil naaawa ito sa kanya at yun lang yun. At payo niya kay Jill na life is not fair, kaya walang pamilya-pamilya pagdating sa kumpanya. Samantala, pinatawag naman ni Cap si Attorney Badayos para tanungin kung kilala niya si Sophia Agkawili at kilala siya sa pangalan na Hana. Sagot ni Attorney na nag-aral sila sa parehas na university. Kaya sinabi ni Cap na law firm ni Attorney ang nag-ayos ng pangalan ni Sophia. Sagot naman ni Attorney na wala siyang alam. Tanong ni Cap kung pinagbantaan ba si Sophia at meron ba siyang alam kay Hugo Agkawili para pagbantaan siya o may kinalaman ba ito kay Elor at kay Fred Borja. Patuloy naman ang pagdideny ni Attorney at paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang alam. Gayunpaman, habang tinitingnan naman nila Margie at Pat ang picture ni Cap at ng asawa nito, ay nagbasa sila ng comment sa picture. Kaya tanong naman ni Pat kay Margie kung nagsiselos ito. Bigla namang tumawag si Cap at sinabi niyang nasa labas siya ng bahay kaya enclosed ni Pat ang laptop. Nang makapasok na si Cap ay ramdam naman ni Margie na may problema si Cap at sinabi niyang baka pwede niya itong ishare. Pero sinabi ni Cap na hindi pwede dahil confidential ito. Kaya nasabi naman ni Margie na ang pagiging polis ay nalilimitahan sa isang circle. Yung kayong magkakaibigan, magkumpare, girlfriend at bigla naman niyang nilakasan ang asawa. Kaya sagot sa kanya ni Cap na dati niyang asawa ay polis at mga kaibigan niya ay polis rin. Pero si Margie lang ang hindi polis. Nagtanong naman si Cap kay Margie kung kaya niyang tiisin ang anak niya, pero sagot ni Margie na hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak. Dagdag pa niya na kahit anong mangyari ang magulang, true love ang kanilang anak. Natanong naman ni Margie kung meron siyang anak. Dahil hindi masabi ni Cap ng diretso, kaya binigyan niya na lang ng clue si Margie. Sa kabilang banda naman, habang nasa biyahe naman sila Lolo Sir ay tawag ng tawag si Ali kay Jimmy. Dahil sa kaka-cellphone naman ni Jimmy ay nagka-problema ang sasakyan nila at ito ay napatigil. Dahil ang gulong ng sasakyan ay naplat. Kaya napatigil sila para ayusin ang gulong pero sinabi ni Lolo Sir kay Jimmy na wala siyang pamalit. Dahil doon ay nagsuggest si Lolo Sir na maghanap sila ng alternative transportation at hindi sila uuwi. Sinabi naman ni Lolo Bart na iihi muna siya kaya maghahanap muna sila ng CR at sumama na rin si Jimmy sa kanya. Samantala, nakita naman ni Eloy na inaantok si Ali kaya sinabi niyang umidlip muna ito ng 15 minutes. Sinabi naman ni Ali na gisingin siya pagkatapos ng 15 minutes. Pinapaayos ni Eloy ang upuan niya pero sinabi ni Ali na okay na at doon ay nakaidlip na siya. Napansin naman ni Eloy na hindi nakasuot ng seatbelt si Ali kaya huminto muna ang sasakyan at nilagay niya ang seatbelt ni Ali. Pero bigla namang nagising si Ali at sinabi niyang siya na lang ang maglalagay. Habang inaayos nilang dalawa ay nagkauntugan sila at nagkatitigan. Tumawag naman si Cap kay Eloy at sinabi niyang law firm nila Attorney Badayos ang humawak ng pag-change ng name ni Hana. Sinabi naman ni Ali na ang mga pasyente nila na naka-experience ng stroke ay inaayos ang mga unresolved issues nila. Kaya nasabi ni Eloy na kagaya ni Hana, pupuntahan ni Lolo Sir si Hana para magkaayos sila. Kaya nasabi naman ni Cap ang sinabi ni Margie tungkol sa true love ng mga magulang ay ang kanilang mga anak. Kaya naman nasabi ni Ali na sa dalas nilang magkasama ng kanyang mama as a friend ay nahawa na si Cap sa kanyang mama sa mga magugulong kasabihan nito. Samantala, napansin naman ni Ali sa bone tracker niya na parang tumigil sila Lolo Sir, kaya tinawagan nila si Red. Pinacheck ni Eloy kay Red kung ano ang meron sa lugar na yon. Iniisip naman nila na baka nag-CR o nag-beer house sila Lolo Sir.
Sinabi naman ni Red kay Eloy na liblib na lugar na yon. Sa kabilang banda naman ay tumawag si Jill kay Helena at sinabi niyang may Alzheimer si Lolo Sir. Kaya pinapaalam ni Helena kung ano ang stage ng Alzheimer's ng kanyang kuya. Pero sinabi ni Jill na illegal yon at baka siya ay mapahamak. Pero sinabi ni Helena na siya na ang bahala kay Jill at ngayong may sakit ang kanyang kuya, sino pa ang mag-aalaga ng kumpanya kundi siya lang. Tuluyan na nga bang maiisahan ni Helena ang kanyang kuya? At maahanap pa ba nila Ali sila Lolo Sir? Yan ang aabangan natin sa susunod na episode ng Too Good To Be True. Thank you.
up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Jump.